Emang apa tak? Hello guys, good afternoon. At ngayon ay punta naman tayo sa ating palabas sa Las Hermanas. But before that, please don't forget to like and subscribe my channel and please click the bell button para ma-notify kayo on my next video. Without further ado, let's start! Ang pamagat na ating Las Hermanas for today is Pamana. So dito guys, eh, diba pinuntahan sila ni Gerald upang ipaalam sa kanila na merong utang yung kanilang ama na 6.5 million at sila yung magbayad. Kaya itong kanyang ina ay namang problema na dahil ano daw yung iniwan sa kanila ng kanyang asawa, puro daw problema. Kaya lagi siya dito naglalasing. Tsaka ito namang si Scarlett ay magla-live tapos inanyahan niya itong si Minnie na mag-live daw sa kanyang IG pero ayaw naman niya dahil nga naglulooksa pa siya, and then patuloy pa rin itong si Scarlett na nag-live sa kanyang IG. Sinasabi niya dito na first night daw nila nawala yung kanilang daddy. Tapos binasa pa niya yung poem na ginawa ng kanyang kapatid na si Minnie. And then abutan siya dito ni Minnie at nagalit si Minnie dahil bakit daw binabasa yung kanyang mga poem doon sa kanyang live. And then yun, nag-away sila at nagalit nga itong si Minnie. And then dumating naman itong si yung kanilang eldest at nagalit din at nag-away sila dito dahil sabi dito na parang hindi daw siya naglulok sa itong si Scarlett. Tapos sinabi naman dito ni dahil para daw hindi naglulok sa itong si Scarlett dahil nagla-live pa daw, ina-announce daw nila yung mga ano yung activities nila sa kanilang buhay. Tapos pati ba naman daw yung ano sila yung pinuntahan sila ni Gerald ay sinasabi ba daw niya or kung sinasabi ba niya na meron silang utang na 6.5 million yung kanilang ama. Sinabi naman ni Scarlett dito na hindi naman daw, gusto lang daw niya ng mic makausap dahil yung mga kapatid niya ay walang panahon na magkipag-usap sa kanya. Inaniyahan niya daw itong si Minnie ay ayaw naman daw magkipag-usap sa kanya at lalo naman itong si Dorothy. Kaya ayun, at ito namang si ano, si yung kanilang ina ay doon sa kanyang kwarto na lasing na siya dahil nga namimiss niya yung kanyang asawa pero marami namang problema na iniwan hanggang sa ito ay nakahandusay na dahil sa sobrang kalasingan. Buti na lang at pinasok ito ng kanyang ina ni ano, ng ina ni Fernando, and then yun, sinabi doon sa kanilang magkakapatid na bawat isa ay may nagluksa daw pero iba't iba na lang, iba't iba yung ginawa nila para ma-cope up nila yung kanilang pagluluksa. Kaya yung kanilang ina ay nangangailangan din ng ano, ng karamay dahil yun, at lasing na lasing, at pinuntahan nga nilang tatlo at binihisa nila at yun nga, kino-comfort nila at nandun sila, dun sila pinatulog ng kanilang ina. So, yung ano naman, yung isang paraan naman para makabayad sila ng utang ay binenta nila yung kanilang taxi, yung kanilang mga kotse sa taxi. Isa-isa nilang ibinenta ito hanggang naubos na, pero ang naabot sa pera ay 1 million pesos lang. Tapos yung ano pala, yung bahay nila at lupa, tsaka meron pang ano nila, ibang ari-arian, ay yun yung ginawa nilang sa Bisaya pa is giputikang nila 4.5 million. So kailangan silang lumipat dahil nga sinisingil na sila. Tapos yung kanilang yung katulong nila ay umalis na din, binigyan nila ng pera. At saka sinabi naman ng katulong na meron daw sulat na dumating. Tapos binasa iyon ni nung kanilang ina, nabasa niya na ito pala ay yung supina. Kaya nadagdagan yung kanyang problema. And then nung
umalis na siya, papasok na siya sa kanilang bahay, ay nakita niya yung kanilang anak, narinig niya na yun nga, kailangan mag-stop ni Scarlett, mag-drop ni Scarlett sa school dahil wala sila, may babaya dahil yung check nila ay tumalbog daw yung check, kaya pinuntahan na daw nila yung mga sa deans at ayaw daw nilang pumayag dahil meron ngang bad records yung kanilang ama doon, so kailangan mag-stop ng pag-aaral itong si Scarlett. Si Minnie naman ay walang imik lang hanggang sa itong kanilang ina dahil merong problema ng mga sinasabi ni Dorothy dito, kaya nagano siya dito, nagwala. Binasa niya yung mga frame dahil maraming mga problema na iniwan sa kanila. Paano daw nila ma-ano yun? Dahil paalisin pa sila ng kanilang bahay, hindi nila alam kung saan sila magtitira pag makaalis na sila. Pero bukas guys, abangan natin ang susunod na kabanata dahil doon sila titira sa fish farm. So meron silang ma-meet dito na isang babae at saka isang lalaki. So yun lang guys sa ating episode for today. At sana nag-enjoy kayo sa aking storytelling for today. That's all. Thank you!